Madalas, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang feng shui ng front door, ang pangunahing binabanggit ay ang kulay ng pinto, direksyon kung saan ito nakaharap, at kung ang espasyo ba ay puno ng kalat. Ngunit, ang mga ito ay ilan lamang sa maraming mga bagay na dapat ikonsidera. At matutuklasan mo rin na ang pag-alam sa kung ang front door ba ay nagdadala ng good feng shui ay hindi lamang ganun kadali. Sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang 19 na factors na makakatulong sa iyo na malaman kung gaano kaganda ang feng shui ng iyong front door. Kasama ng mga tips at cures mula sa mga eksperto at personal na karanasan. Let's begin! Bakit ito mahalaga? Kung hindi ninyo pa napapansin, ang feng shui ay nagbibigay diin sa front door. Bakit? Isipin mo na ang front door ay ang bibig ng bahay. Ito ang lugar kung saan kumukuha ng enerhiya ang bahay, maging maganda man ito o hindi. Ang pagkakaroon ng magandang enerhiya na pumapasok sa front door ay pareho sa isang taong malusog. Ang mga nakatira sa bahay ay magiging masayang tumira dito na puno ng positibong enerhiya. Sa mas practical na sense, ang front door ay pinapakita ang iyong unang makikita sa pagpasok at paglabas mo sa bahay. Nagsisilbi ito bilang first impression at naapektuhan nito ang iyong pag-iisip, mood at attitude sa kung paano mo sisimulan ng araw at kung ano ang iyong pakiramdam kapag umuwi ka sa iyong tahanan. Kaya naman, ating tignan ang 19 na factors na may kakayahan na maapektuhan ng ating pag-iisip at pagpasok ng enerhiya sa ating tahanan. Ang pinto. Laki. Ang laki ng front door ay dapat na babagay sa laki ng bahay. Hindi mo gugustuhin magkaroon ng maliit na pinto sa isang mansyon o isang malaking pinto sa maliit na kubo. Hindi ito tama sa pakiramdam, hindi ba? Binabalaan tayo ng feng shui na ang hindi nababagay na size ng pinto ay maaaring magdulot ng mga problema sa kayamanan at career. Ang front door rin ay dapat mas malaki sa iba pang mga pinto sa loob ng bahay. Kahit na karamihan sa mga bahay ngayon ay walang problema dito, mayroon rin kasing mga master bedroom doors na mas malaki pa sa front doors. Kapag nangyari ito, binabalaan tayo ng feng shui na maaaring magkaroon ng problema sa relationships, marriage, at emotional control. Ang gamot dito ay ang pagkuha ng mas nababagay na laki ng pinto sa laki ng bahay. Kahit na simple lang kung pakinggan, kinakailangan ito ng investment sa iyong part. Kulay. Ang tipo ng kulay na iyong kailangan ay nag-iiba-iba ayon sa maraming bagay. Kasama rito ang direksyon sa kung saan ito nakaharap, ang kuha ng tao na natutukasan sa birth year, at ang lokasyon kung saan ito namamalagi sa bahay. Madalas itong ginagamit para sa feng shui enhancement at cure. Hindi lamang isang bagay ang bumubuo o sumisira sa feng shui ng iyong front door. Sa kabuuan, karamihan sa mga eksperto ang sumasang-ayon na ang kulay ay dapat nakakaakit, inviting, at madaling makuha ang atensyon ng tao. Pinakamahalaga sa lahat, ang kulay ay dapat gusto mo rin at ikaw ay komportableng makita ito araw-araw. Material. Ang mga material ng karamihan sa mga pinto ay kadalasang metal, kahoy o fiberglass. Kahit na maaari kang pumili sa metal o kahoy na pinto upang balansihin ang 5 elemento ng area, hindi mo dapat ito gawin kung hindi mo naman talaga ito taste. Sa ibang salita, hindi mo dapat isakripisyo ang iyong personal preference para sa choice of materials. Bukod pa sa personal taste, ang pinto ay dapat bigyan ka ng pakiramdam ng kaligtasan at proteksyon. Halimbawa, maraming mga apartment sa Taiwan na nagdaragdag ng metal na pinto sa harap ng main door para dagdagan ng seguridad. Ano man ang material na iyong piliin,
Siguraduhin na ang pinto ay magandang tignan at bibigyan ka ng pakiramdam ng kaligtasan. Maintenance. Ang iyong pinto ay dapat maayos na napapanatili sa magandang kondisyon dahil ito ang iyong unang karanasan sa bahay. Narito ang ilang mga katanungan upang iyong masabi kung ang front door ay maayos na napapanatili sa magandang kondisyon. Padali ba itong buksan at isara? May ingay ka bang narinig kapag ginagamit mo ito? May kalawang na ba? Sira na ba ang pintura? Ang pintuang hindi napapangalagaan ay maaaring alisin ang lahat ng positibong enerhiya sa iyo sa iyong pagpasok sa bahay. Posibleng sa iyong pagpasok, iniisip mo ang lahat ng mga problema na kinakailangan ng atensyon sa bahay. Sa madaling salita, sisirain ito ang iyong mood. Minsan, ang pag-uwi ay mahirap sa pakiramdam. Maaari mong maramdaman na mas gugustuhin mo pang manatili sa labas. Kapag nag-imbita ka ng mga bisita sa bahay, ano sa tingin mo ang kanilang maramdaman kapag sila ay naghihintay sa iyo sa harap ng iyong doorsteps, nakatitig sa silang pintuan? Direksyon kung saan ito nakaharap. Maging ang iyong front door ay nakaharap man sa iyong maswerteng direksyon o hindi, ay nalalaman sa pamamagitan ng iyong kuha number sa paggamit ng 8 mansions formula. Upang bigyan ka ng maikling summary, mayroong 4 na maswerte at malas na direksyon para sa bawat individual. At ang iyong front door ay dapat nakaharap sa iyong maswerteng direksyon. Maaari mong mahanap ang iyong kuha number sa pamamagitan ng paggamit ng online calculator para dito. Kung ang direksyon kung saan ito nakaharap ay isang malas na direksyon, maaari kang tumingin sa 5 elemento ng front door na malalaman rin sa direksyon kung saan ito nakaharap. Kung ang 5 elemento ay bagay sa iyo, hindi mo kailangan masyadong mag-alala kahit na nakaharap ito sa malas na direksyon. Sa side note, ang direksyon kung saan ito nakaharap ay maaari ring makatulong upang alamin kung saan ang lokasyon para sa kayamanan ng iyong bahay. Kung saang lugar ito namamalagi sa bahay. Muli, kailangan mo ng kuha number upang alamin kung ang front door ay namamalagi sa isang maswerteng lugar sa iyong bahay. Kung hindi, kailangan mong gamitin ang 5 elemento upang alamin kung gaano kasuwak ang iyong elemento sa 5 elemento ng iyong front door. Ang front door ay dapat madaling makita ng mga bisita. Hindi dapat nasa likod ng bahay o sa gilid nito. Kapag binibisita ang mga ganitong klase ng bahay, hindi maganda sa pakiramdam. Opens inward or outward. Ang iyong front door ba ay bumubukas papasok o palabas? Kung hindi mo pa napapansin, karamihan sa mga front door ay bumubukas papasok kung saan ikaw o ang iyong mga bisita ay madaling makakapasok sa iyong bahay sa oras na bumukas ang pinto. Sa kabilang banda, para sa mga pinto na bumubukas palabas, ikaw at ang iyong mga bisita ay maaaring umatras ng ilang steps bago pumasok sa bahay. Kahit na maliit na detalye lamang ito, nagbibigay ito ng pakiramdam kung paano ka pinapatuloy sa bahay. Talabas ng pinto. Iwasan ang poison arrow. Ang pinakakaraniwang tipo ng poison arrow ay ang T-intersection na nakaharap sa bahay. Iba pang tipo ng poison arrow ay ang isang mahabang ali na direktang patungo sa front door. Kung gaano karaming problema ang dadalhin ng poison arrow ay nakadepende sa maraming bagay, tulad ng kung ang bahay ba ay nakaangat kumpara sa daan, ang haba ng harap na bakuran, at kung may mga puno ba o ibang klase ng harang. Bukod pa rito, hindi naman lahat ng T-junctions ay bad feng shui. Ang ilang eksperto ay pinapayo ang pagsabit ng isang bagwa mirror sa front door. Ngunit isang mas practical na paraan ay ang pagtatanim ng plant, bushes at trees upang protektahan ang iyong property mula sa mga paparating na problema. Iwasan ang mga matatalim at patusok na bagay. Ito ay parte ng Form School of Feng Shui, kung saan ang mga matatalim na bagay ay kinasusuklaman dahil nagdadala ito ng negatibong enerhiya.
Ang mga bagay na ito ay madalas hugis at sulok o mahabang patusok na bagay. Kasama na rito ang electric poles, triangular roofs, and stop signs. Upang maintindihan kung bakit ito ay nagdadala ng negatibong energy, ilagay sa imahinasyon na ang isang kutsilyo ay nakaturo sa iyo nang walang nakahawak dito. Ano ang iyong maramdaman? Kung gaano kalakas ang impact ng mga bagay na ito sa feng shui ng iyong front door ay nakadepende sa laki ng bagay at layo nito sa iyo. Ilang eksperto ang pinapayo na ang pagsabit ng salamin sa front door ay nasusolusyonan ang epekto. Iwasan ang mga sulok ng buildings. Isa rin itong parte ng Form School of Feng Shui at hawig sa isang matalas at matulis na mga kagamitan. Ang mga sulok ay maaaring magbigay sa atin ng hindi magandang pakiramdam dahil mayroon silang abilidad na physical tayong saktan. Ang tipo ng pakiramdam ay hawig sa kapag ikaw ay nakaupo sa sulok ng isang square o rectangular table sa mahabang oras. Maaari kang mas maging komportable kung sa iba ka nalang umupo, hindi ba? Ang ilang eksperto ay pinapayo na ang pagsabit ng bagua mirror sa itaas ng front door ay isang gamot. Ang iba naman ay ipinapayo ang paglalagay ng isang pares ng stone lion sa front door kung ang building ay masyadong malaki at ang distansya ay masyadong malapit. Ayusin ang daan tungo sa front door. Ang daan tungo sa front door ay dapat gumawa ng isang nakaka-relax at inviting na pakiramdam. Ang ilang eksperto, lalo na ang Western Feng Shui practitioners, ay pinapayo na ang daan tungo sa front door ay dapat curved imbis na straight. Ito ay dahil ang curved roads ay kamukha ng mga daan na gawa ng kalikasan. At makakatulong ito na pagandahin ang iyong mood dahil sa ating malakas na koneksyon sa kalikasan. Ang tipo ng halaman sa gilid ng daanan ay mayroon ring mahalagang papel. Upang pagandahin ang iyong karanasan at ng iyong mga bisita kapag papasok sa iyong bahay, magtanim ng mga bulaklak sa gilid ng daanan dahil magbibigay ito ng mapayapa at nakaka-relax na pakiramdam. Bawasan ang kalat at mga harang. Ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong front door ay puno ng kalat? Ang pagkilos ng may kalat sa paligid araw-araw sa tuwing papasok ka at lalabas ng bahay ay maaaring magdulot ng frustration at pagod. Ang ilan sa inyo ay maaaring ma-stress dahil dumaragdag ito sa iyong to-do list. At isang araw, maaari kang maging sobrang emosyonal. Ang solusyon ay simple lamang. Panatilihing malinis at maayos ang area ng iyong front door. Ang iba pang karaniwang harang ay ang mga puno sa harap ng pinto, pati rin ang mga electric at telephone poles. Hanggat hindi sila malapit sa iyong bahay o kung mayroon kang boundary wall, walang problema. Sa loob ng front door, directly facing stairs. Ang ilang feng shui experts ay binabalaan tayo na kapag ang hangdanan ay nakaharap sa front door, makakaranas ka ng ups and downs sa buhay. Ang iba ay sinasabing ang pera ay iikot pababa ng hagdanan at diretso palabas ng pinto. Ang mas magandang paliwanag dito ay na ang iyong atensyon ay natural na mapupunta sa hagdanan. Ito ay dahil ang second floor ay madalas mga pribadong kwarto, ikaw o ang iyong mga bisita ay makakaramdam ng awkwardness dahil maaari mong maramdaman na parang ini-invade nila ang iyong privacy. Walang solusyon para sa sitwasyong ito. Ngunit isang bagay na maaari mong gawin ay ang idirekta ang iyong atensyon palayo ng hangganan. Gamit ang mga carpet, gayahin ng isang daan patungo sa living room area at ito ay isang paraan upang gawin ito. Faces Kitchen Stove. Ang ilang experts ay naniniwala na kapag ikaw ay makakita ng kitchen stove sa oras na pumasok ka ng bahay, ang mga nakatira dito ay magkakaroon ng mga problema sa gastusin at sa pag-iipon ng pera. Ang iba ay sinasabing kapag ang iyong kusina ay nakaharap sa front door, ang anumang positibong enerhiya na pumapasok sa bahay ay mawawala dahil sa apoy at cooking activities sa kusina. Walang magandang solusyon para dito unless iparenovate mo ito. Ngunit maaari mong subukan na maglagay ng screen room divider kung mayroon kang maayos na pwesto upang ang mga papasok na enerhiya mula sa pinto
ay mapupunta sa ibang areas. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!